Welcome sa Nits Cucinera at iba pa! Magluluto tayo ngayon ng nilagang Bisaya style. Ang ating sahog ay bell pepper at sal, sitaw, luya, patatas, sibuyas at black pepper. Ang ating baboy ay malambot na buto-buto. Ang ating sahog na gulay ay pichay Tagalog. Lagyan natin ng magic syrup, pink sea salt at olive oil. Ito lahat ang ating sahog. Magluluto na tayo! Tara na! Enjoy! Sabayan nyo kami sa pagluluto ng nilagang Bisaya style pero sobrang sarap. Ihanda nyo na ang inyong towel sa sabaw. Una, olive oil. Konting olive oil. Gigisa natin ang ating luya. Sunod natin ang ating onion or sibuyas. Gigisa natin yan. Paamuyin natin yung luya na maamoy at mabango na para lumabas ang katas ng luya. Sibuyas. Mabango na. Sobrang bango na. Ilagay natin yung baboy natin na pinalambot. Sobrang lambot na nito kasi pinalambot na natin. Gigisa natin. At timplahan natin ito ng pink sea salt para humalo agad yung lasa. Asin. Ito yung asin na maraming mineral. Napaka-healthy nito. At hindi siya nai-stack sa ating kidney, yung sodium. Ang asin nito ay nadadala pag umihi tayo. Pink Himalayan salt. Nalagyan natin ng magic syrup para humalo agad ang lasa. Tapos haluin natin ito. Dahil nilagyan natin yung baboy natin at luto na yan, sobrang lambot na para mabilis ang ating pagluluto. Madali lang, halo-haloin lang. Ilagay na natin yung sabaw. Yung sabaw nito, ilagay na natin para kumulo agad. Damihan natin ng sabaw dahil sobrang sarap humigop ng sabaw at malamig na panahon ngayon. Sa mahihilig sa sabaw, dagdagan pa natin dahil kami ay mahilig sa sabaw. Pag kumulo, ilagay na natin yung mga gulay. Ganito lang kasimple. Ganito lang kasimple magluto ng nilagang baboy na Bisaya style. Pero sobrang sarap. Ang mga Bisaya ay masarap kainin. Bisaya. Tayo ay Bistag. Meaning Bisaya, Tagalog. So ang lulutuin nating mga menu ay galing sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit Bicol pa yan, Ilocano pa yan, lulutuin natin yan dito sa kusina ni Nits at iba pa! Mag-i-enjoy kayo dito sa aming channel dahil ito ay lutong bahay. Masarap at healthy! Pagkulo, ilagay na natin yung mga gulay natin. Kumukulo na. Ilagay natin ang ating patatas dahil kumulo na.
para lumambot agad. Isabay natin yung ating sitaw. Sa Tagalog ay Baguio beans, pero dahil Bisaya, mas masarap ang lasa ng sitaw na ihalo sa nilaga. Madali lang ang ating luto dahil ito ay napalambot na natin yung ating baboy. So ang lulutuin na lang natin ay ang mga gulay. Ilagay natin yung ating black pepper na buo, paminta, para magkalasa siya at masarap. Napakasarap ng ating nilaga dahil ito ay napalambot na natin yung mga buto-buto nito, buto ng baboy na laman. Kumuha tayo doon sa baby ribs or pork liempo na part ng baboy. Ito. Optional sa Tagalog, pwedeng Baguio beans, pero sa Bisaya, sitaw ang nilalagay kasi ang sarap ng sabaw pag sitaw. Depende sa style mo kung Tagalog nilaga ba yan o Bisaya nilaga ba yan. Ilagay natin yung bell pepper natin kasi masarap ang lasa pag ito ang ilalagay natin. Depende sa iba, sa Tagalog ay siling haba or siling na green na mahaba. Sa Bisaya ay atsal or bell pepper, or sa Ilonggo ay pidada. Luto na mga kanits ang ating nilagang baboy Bisaya style. Napakasarap at napakalasa. Titikman nga natin ulit ang lasa ng ating luto. Napakasarap. Lasang-lasa yung baboy. Ang sarap. Luto na ang ating nilaga baboy. Ilagay natin yung repolyo or pichay na galing Baguio. Depende kung meron kang pichay na native or Bisaya, masarap din yon. Pwede mong ilagay. Luto na ang ating nilaga na Bisaya style. Ang pagluluto ay samahan natin ito ng pagmamahal na galing sa puso. Nalalasahan natin yung luya, bell pepper, at saka sitaw, at yung lasang-lasang karne na malambot, lalo na yung sitaw. Ihanda na ang maraming kanin mga kanits dahil ang ating nilagang Bisaya style ay luto na. Kain na tayo. Ihanda ang pamunas dahil sa sobrang pawis, higop tayo ng sabaw sa malamig na panahon. Bye! Luto na!